sa barangay namin, hindi pa nangyari ito. Maganda talang pamumuhay at saka pagtuturo sa mga bata. Nahirapan din kami dahil ang lugar namin is puro tubig. Pero kahit na ganun ang lugar namin, yun ang lugar namin, kahit na ang makuha lang namin ay isang tuhog na isda, masaya na po kami. Bigla namin narinig na may putukan. Nagsimula ito mga 5 days na. Nakalis kami ng gabi. Kasunod namin ang lahat ng may sasakyan, may baka, may kambing, nakalakad. Makatakot talaga ang narinig namin. Ang naglalaban ay 108 Biskuman kasama sa IMILIP at saka BIFF. Nagkaroon ng gira dahil nagalit si Commander Jack Abbas. Sabi niya, ang perimeter defense ng 108 Biskuman ay ayaw niyang may makatapak na BIFF. Dati walang BIFF sa mga barangay na sakop ng 108 Biskuman. Dahil sa nag-gera, siguro dahil sa paghabol ng mga sundalo sa kanila, dito sila nakatakbo. Ngayon, marami ang nasira sa amin, marami pang naiwan. Tapos, mga anak namin na magkaroon, hindi na siya magkapasko, natakot sa lahat ng naririnig na diyan. For the first time na nangyari sa amin, nag-evacuate isang buong barangay, Kalbugan, Barungis, Bulyok, at saka lahat ng mga gamit ng mga civilian na naiwan sa mga barangay, kinukuha ng BIFF. Mga bahay doon sa Bulyok, nasusunog na sa ngayon. Paminsan may pagkain, lahat ng gutom, lahat ng pagod, nandiyan. Mga anak nilang nag-aaral, hindi na nakapasok ng eskwelahan. Dahil ang eskwela nila ay wala klase kasi ang tao doon, iba na. Paminsan hindi ako makatingin sa karamihan sa amin kasi kawawa talaga. Kung titingnan kong mga bata na kapaligid-ligid sa amin, kawawa talaga. Uuwi lang kami kung sigurado na namin wala nang nagbarilan doon sa aming mga lugar at sigurado na namin safety ang mga taga-Bulyok. Mag-all out war naman? Anong makuha natin all out war? Ngayon, kung ibalikan natin, hindi naman masubang lahat ng problema. Paano na mabuhay ang mga tao?